So what's up mga kagadget? Ngayong araw ay gagawa na naman tayo ng isang video tutorial about sa Vivo 15. Latest gadget po ito. Ang problema niya is password at ang ating gagamiting gadget is MRT dongle. Yan po. Makikita nyo naman po sa ating screen na may password yung unit, then i-remove natin siya through MRT dongle. So yun no, mga kagadget, simulan na natin yung pag-aalis gamit ang MRT dongle. So una po, buksan natin yung GUI ng MRT dongle application. Then makikita nyo sa screen, naka-flash siya, ay nakalabas na siya. Then after po nyan, ang gagawin po natin is select natin yung Y81S. Then yung support is auto. Then lagyan natin ng check or that yung format unlock. Then after format unlock po niyan, bago niyo po i-hit 'yan, dapat naka-hold, nakapatay yung unit at naka-hold yung volume down. So pag salpak po, antayin siyang mag-run hanggang matapos. Naka-hold lang din. So ayan, tina-try po natin. Yan po. So then nag-run na po sa MRT. Then a few seconds lang po matatapos siya. Then set up, after nyan is set up natin. So yun, sabay i-on natin. So mga kagadget, nagtataka kayo kung bakit ko binuksan yung unit. Is kaya ko yan nabuksan yung unit dahil nung unang attempt ko is nagkaroon siya ng error. So hindi ko may papakita sa screen kasi hindi ko nakuhanan yun. So ayan, nagkaroon siya ng error, then akala ko dead boot na yung unit. Then ang ginawa ko, hindi kasi yung iba pag alam nilang patay na, hindi na ano, hindi na mabuhay, ang ginagawa, nire-replace po. So ganto po para safe. Unang-una po gagawin natin, once na nagkaroon kayo ng gantong encounter na sa pag-format nyo po sa umpisa is hindi siya mag-on o hindi siya mag boot up, ang gawin nyo po is buksan nyo yung unit, remove nyo yung battery, then reinsert nyo yung battery doon po. Ganto lang po yung ginawa ko dito sa ano, nung nag-error nung una. So yan, makikita nyo nagtuloy, nabuhay ko ulit yung unit, nagkaroon siya na format ko na, nag-success. So yun lang po yung payo ko, wag po agad-agad kayo mag be-base na dead boot na yung unit or namatay yung unit dahil sa format. Ilang beses ko na tong na-encounter, lalo na sa Vivo, na after mo ma-format, hirap na siyang buhayin. Or after mo ma-format, pag nag-error, hindi siya nabubuhay. Ang ginagawa ko lang po, nire-remove ko yung battery, then binabalik ko po yung battery. So yun po. Then syempre, bago kayo tumungo sa ganyong ano, sa ganong procedure, bago nyo i-flash, syempre tignan nyo muna. Wala kasi, ginamitan ko po kasi siya ng USB charging detector, kaya alam ko po na okay pa yung program niya, buhay pa yung program niya, dahil may kita nyo sa charging indicator ng USB, may kita nyo doon sa charging indicator ng USB is meron siyang amperes, meron siyang pumapasok na amperes at tuloy-tuloy siyang nagcha-charge. Ibig sabihin, pagka ganun yung unit, okay yung unit, unless kung ang unit nagre-range lang siya ng 0.200, 0.100, it means may problema yung program ng unit. So yan po, set up na natin yung unit. Sa unang check ko po rito is meron pa siyang Google account. So i-remove natin yan mamaya. Pasensya na, medyo malabo yung pagkakuha ko kasi hindi kaya napansin na mahina pala yung brightness ng cam ko. So yan, makikita nyo po. Kina-try ko dyan. Tapos babalik siya sa setup. So yan. Excuse me. Yan. Pag setup na yan uli, pagbalik uli sa setup nyan, saka natin siya i-setup. So next lang tayo ng next.
Then, manghihingi po siya ng passcode. So, enter lang tayo dyan ng pattern lock or kahit hindi nyo nalagyan yung face unlock. So, ayan. Gawa tayo ng add password po ang gagawin nyo para ma-remove natin yung FRP. So, yung ilalagay nyo na password, dapat tandaan nyo. Dito, naglagay ako ng passcode and pattern lock. Tapos, tinry ko rin maglagay ng face unlock. So, pwede, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Kung pattern lang, passcode lang, or yan, na face unlock. Then, next natin. Next, babalik ulit yan sa pagka-setup. Sa umpisa. So, ang gagawin natin dyan is patayin natin yung unit. Hindi pa pinatay. Ay, ano pala. Kahit hindi nyo na pala patayin yung unit, ang gawin lang natin dyan is i-connect lang natin siya sa Wi-Fi. Ayan po. Kukonek natin siya sa Wi-Fi. After connect natin sa Wi-Fi ng mga kagadget, no? So, antayin muna natin para maano. Grabing ubo to. Ayan, medyo ini-enter natin yung ating password. Medyo nilalayo ko at maraming ano rito sa aking lugar. So, ayan. Na-enter na natin yung Wi-Fi. Then, next lang natin. Next ulit. Then, dyan po, magkakaroon dyan, manghihingi kung ano ang login nyo. Kung Google account o passcode. So, ang pipiliin natin dyan is yung passcode. Kasi, nag-enter na tayo ng password eh. So, yun na yung magiging record dun sa database ng phone nyo. Iniwan ako muna kasi medyo matagal. So, ayan. So, ayan. Manghihingi po dyan sa baba. Ayan o. May kita nyo po kung ano ilalagay nyo. Then next, skip, babalik ulit sa dati. Ayan, diba? So, gumana po yung ating nilagay na password. Kasi, yun po yung magiging record niya. Yung pag nag-add kayo ng new password, direkta na po yun. Pag nag-login po kayo, password lang ang ilalagay nyo, automatic na sa home yun. Then after nyan, punta tayo sa about. Tapos, hanapin natin yung about settings. Then, hanapin natin yung baseband. Click natin siya ng 7 times. After natin maklik ng 7 times, may lalabas sa baba na mag-on yung developer option. Then, after nun, punta tayo sa developer option. Back. Then, on natin OEM unlock. Then, after nun, USB debugging. Then, back uli. Then, syempre, ang password na ilalagay mo doon, kung ano yung nilagay mo kanina. Then, back uli. Then, hanapin natin yung backup and restore. Yeah. Yung ayan o. And then reset po, erase all po. Yeah. Then automatic magka-count ng ilang seconds 'yan, then okay, then automatic magre-restart yung unit. Yan. Then after noon, antayin natin boot up ng unit. So, fast forward na natin para medyo mabilis-bilis. So, yan. Habang fast forward, ulitin ko mga kagadget. Kung kayo'y bago sa aking channel, napadaan sa aking video, huwag kalimutang mag-hit ng subscribe and click notification bell, like my videos and comment, then share.
Yun lang po, para makatulong or dumami po ang ating subscribers at viewers. So yan, boot set up na. Set up na lang natin yung unit, dire-diretso na yan. So after nyan, nakikita nyo sa shed. Ingay nun ah. Yan. Oh my God. Grabe talaga motor dito. So yan, next. Next lang tayo ng next dyan. Skip na muna natin yung kung nagpapahingi uli ng password. Skip na lang natin yan. Then after nyan, boom, panis. Ayan na po. Ayan po yung result ng ating ginawa. So okay na siya, pwede nang gamitin uli. So yan po, sana'y nakuha nyo o naget nyo ang aking video tutorial kahit malabo yung pagkaka details ko dun sa FRP dahil nga medyo malabo yung cam na ano, hindi ko na on yung light. Masakit ato.